Hello, good evening 20 viewers. And mga ka-hunter, may malungkot tayong balita ngayon. Base dito sa post ni Yoshihiro Togashi sa kanyang Twitter, na dating Twitter na ngayon ay X, nag-post siya na ngayong araw na yung likod niya ay hindi pa rin okay sa ngayon ng mga nakarang araw. Sumama yung pakiramdam ng likod niya, na usually na ilang taon na din niyang iniinda yung sakit ng likod niya ni Yoshihiro Togashi. Ay yun yung dahilan na kung bakit paisa-isa lang yung mga pagtapos niya sa kada chapter, paisa-isang pahina. Yung nakaraan, tumatatlo, umaapat pa siya na pahina eh. Bawat araw eh. Yung mga nakaraan lang, paisa-isa na lang siya. Tapos may araw nga na hindi siya nakakapag-ano eh, update eh. Yun nga. Pagkatapos ng 104 na araw ng trabaho, walang araw na hindi siya pumasok o gumawa sa kanyang nagpapatuloy na ano na chapter manga na 401 to 410, kasakalukuyan na nasa 480 na siya, 19. Ayan. Tapos yun, patuloy na lumalala daw yung likod ni Yoshihiro Togashi. Ayan. Dati pa naman yung ano yun eh, iniinda yung likod niya. Ayan. Kaya siguro baka hindi pa nare-release yung ano no. Pero sa September 4 'yon. Sa September 4 natin makikita yung bagong chapter na 401 to 410. At baka makita na natin yung cover, mag-update ng cover ngayong August. And pero 'yan, i-update ko kayo na once na magkaroon ng update sa bagong labas na chapter. Pero ayun nga, may problema nga na may iniinda ngayong karamdaman ulit na sumasakit na naman yung likod ni Yoshihiro Togashi, at baka maghiatus na naman. Pwede kayong mag-comment para yung sa may mga tanong dito, na para magtuloy-tuloy yung kwentuhan natin ngayong gabi. And maiksing live lang naman kasi ano, biglang buhos ng ulan eh, tapos biglang nawala. And wash out bossing, sabi ni Gerson. And pa-share ako ng live para sa mga ka-hunter na ano, na nang naghahanap ng update. And para sa mga bagong salta, bagong pasok sa live, ayan, nag-update ngayon si Yoshihiro Togashi, at ang sabi niya ay yung likod niya ay hindi maganda ang pakiramdam ng mga nakarang araw. Ayan. Biruin mo, 104 na araw, 100 days, mga 3 months mahigit yan na tuloy-tuloy na nagtatrabaho si Yoshihiro Togashi. Alam niyo naman yung ano ng Hapon, di ba? Yung kumbaga yung work ethics ng Hapon. Grabe sila magtrabaho, tuloy-tuloy talaga. Tawag doon. Halos parang pinapatay nila yung sarili nila sa trabaho eh. Ayan. Kaya talagang ano, kailangan din ng pahinga ng mga ayan, ng mga creator hero natin katulad ni Yoshihiro Togashi. Isa Richelo, oh, kalungkot nga eh. Kasi yun nga, si Yoshihiro Togashi, matanda na rin si Yoshihiro Togashi. Kundi ako nagkakamali, pa 60 na ata siya. And syempre, pag aging, may naramdaman na tayo niya. Tsaka alam ko, mangit to si ano eh. Mahilig uminom na alak to si ano eh, si Yoshihiro Togashi. Ang bali-balita nga, lagi niyang kainuman yung creator ng Slam Dunk. Ayan. Yun, shoutout kay Ronnie Ortiz, nandito na naman sa live natin. Baka naman,
pa-share ng live. Ayan. Oh, hardworking talaga mga hapon. May parang ano pa nga ako natatandaan na nabasa na parang hindi na maganda yung parang hindi na siya nakapag-asawa, di na maganda yung nangyayari sa kalusugan niya dahil sa kakatrabaho. Isipin mo, parang ano no, trabaho ka ng trabaho. Trabaho ka ng trabaho, pero yung napapabayaan mo yung sarili mo, kumbaga hindi mo nagagawa yung ano eh. Hindi mo nagagawang sumaya na kung bakit parang yung mga parang gusto mong gawin, o depende na lang kung ang trabaho mo ay gusto mo. Pero sa tingin ko mas maraming nagtatrabaho na parang pinapatay na nila yung sarili nila na hindi nila gusto yung trabaho na ginagawa nila. Kaya kung may trabaho kayo na ano, na passion nyo o kaya trip nyo, ayan, mas maganda yun. Kaya ako hindi rin ako masyadong nagtatrabaho na parang sa pagkakaperaan eh, o sa basta pangangailangan. Talagang pag may time din, kumikilos din ako para sa mga trip ko, ganun. Grabe yung mga hapon. Kaya tingnan mo, ang sakit ng likod ni Yoshihiro Togashi. And idol, na-share na. Salamat sa pag-share, yan. Saan ka dito sa Montal Bounce, bossing? Ayan, may mga nakakaalam sa Montal Bounce. Basta hunter ka, di ba? Hanapin mo na lang. Yun. Ewan ko, ano bang kulo na ito? Basta may mga Alpha Mart to sa paligid. Ayan. Sabi ni Siren, gawa din na mahirap magka-responsibilidad sa Japan, sabi nila. Oo nga, mukhang... Kumbaga parang ano eh, sa mga na papakita at napapanood natin, kumbaga parang maganda lang yung ano eh, no, nakikita natin, pero hindi natin siguro nakikita kung kumbaga parang yung lifestyle doon, kung parang kumbaga yung gastusin doon, kumbaga yung syempre hindi naman libre lahat na ano. Kaya kailangan kumilos ka. Yung mga pangangailangan doon, kailangan mo ng shelter doon, gas, ayan, tubig, kuryente, pagkain. Ayan. Kaya siguro, mas parang, puro trabaho na lang din sila. Depende na lang kung mayaman ka talaga, no? Ayan, nasir na. Sabi ni Randy Lau, idol, nasa Dark Continent pa rin ba si Madam Lenny? Nagpapalakas pa rin ba at lalaban pa? Yung ano na yung ginawang meme ko lang. Sa release ngayong September 4, kasama ba ang Dark Continent? Wala pa kasi sa ano, yung sa kasalukuyang ano, pagpapatuloy ng Succession War Arc, nandoon pa rin sila sa Black Whale. Hindi pa nga sila nakakatungtong sa ano eh, New Continent. Eh yung New Continent nandoon pa lang, ano pa lang 'yon, bungad pa lang 'yon. Hindi pa 'yon yung ano, yung hindi pa siya nakakalagpas sa Untamed Water. Tapos meron tinatawag na Dark Water, ayun na yung malapit sa Dark Continent. Yung mga species doon, sobrang mga halimaw talaga sa dagat pa lang 'yon ha. Pagtungtong nila sa ano, sa lupa ng Dark Continent, doon makakita talaga sila ng mga dambuhalang mga nilalang at talagang sobrang creepy at napakalakas na creature. September 4, doon pa lang yun sa kwento ng mafia at ng spider. Alam ko tinutugis na nila yung ano, yung mga tauan sa hideout eh. Side out. Kung nakakasabay kayo, kung nagbabasa kayo, malalaman nyo yung kung ano yung ibig sabihin. Kaya mababa na populasyon nila. Yes, mababa na populasyon nila kasi ano nga eh, parang hindi sila nag ano,
parang ayaw na nilang mag-asawa dahil sa responsibilidad. Kaya pag inuman saga din talaga mga hapon. Alam nyo ba, ang pag-inom ng alak, nakakaano rin yan, nakaka-dehydrate. Kapag dehydrate ka, matik, sasakit talaga likod mo. Kaya dapat siguro tigilan na ni Yoshiro Togashi uminom ng alak eh, no? Kapag po ba sorry for the word na wala yung author? Kapag po ba sorry for the word na wala yung kapag nawala yung author ng Hunter x Hunter, papalit dyan asawa niya or idedepende din katulad sa Dragon Ball? Sa palagay ko, kapag nawala si Yoshiro Togashi, ang magpapatuloy ng Hunter x Hunter, yung staff niya, yung mga tauhan niya. Tapos may gabay din at may tulong din ni Naoko, yung asawa niya na gumawa ng Sailor Moon. Kasi malamang partner mo yun sa asawa mo yun eh. May naikwento siyang bahagi ng kwento ng Hunter x Hunter na napag-usapan din nila siguro na pagka nawala ko, ito yung ganito, pagpapatuloy natin. Tsaka kung napanood niyo yung video na in-upload ko kanina, nagkaroon na ng alternative ending. Ano yun eh? ABCD. Kumbaga apat na alternative ending. Kung sakasakaling mawala siya, ayun yung magiging ending ng Hunter x Hunter. Ngayon, may na-reveal nga na ending na Hunter x Hunter kung sakasakaling mawala siya. Pero hindi yun yung gustong mangyari ni Yoshiro Togashi na ayun ang maging ending. Pero kung sakasakali, wag naman sana na wala si Yoshiro Togashi. Ang ending na yun, kumbaga parang ipapakita doon yung mga apo ni Gontrix at aalalahanin nila yung lolo nila na tanyag na hunter. Ayan, panoorin nyo na lang sa video na ginawa ko. Medyo malabo lang yung pagkakadetalye. Pero yan, makakasabay naman. Ayan, sabi niya ito, ka-hunter ilang chapter natapos ni Togashi. Ang sure natapos na ay 10 chapter. Pero ngayon, nagpapatuloy pa rin siya. Chapter 418. So, may 18 chapter na tayo na talagang sure na meron na. Pero yung 10 chapter, ayun talaga yung susunod-sunod na i-release kada linggo na magsisimula sa September 4. Sorry. Sa September 4, abangan nyo yung update natin. Ayan. Sana magkaroon tayo ng maraming time para sa pag-update. Ayan. Malapit na rin po ba matapos ang Succession War? Sa tingin ko, nasa bandang kalagitnaan pa lang siya ng isang buong arc. Medyo matagal-tagal pa siya. Baka nga wala pa sa kalagitnaan eh. Pero yun. Anong chapter ngayon yung paginto? Chapter 118? Chapter 418. Ano yung sana yung sample ng bagong episode? Hanggang ilan chapter? Probably toxic conspiracy of mine. Di lang sigo ng anak ni Gingtrix eh. Di ko rin alam, pero parang sa tingin ko sigon lang talaga yung anak niya. Noel King, si Illumi at Kaluto lang daw ang matitira sa Spider. Di natin alam, pero yun kasi tawag dito. Hindi pa naman tayo sure kung lahat talaga
wawala sa spider. Katulad na nga lang ni ano, ni Machi, parang ayaw din to dasi ni ano eh, ni Hisok eh. Ayan. Ayan, nasa 55 viewers na tayo. Pakishare ng live natin ha, at nasa ano na tayo, kalagitnaan na tayo ng ano, kasi parang isang oras lang tayo dito magla-live eh. Parang nasa 30 minutes na ata ako. Ayan, gala kasi si Jing eh. Pero ewan ko kung baka may, kung may plot twist na ganun na magkaroon ng kapatid si Gun. Sabi ni Sirene, what if may babae si Jing, then may anak din. Sa bagay, mga ano, malalupit na hunter, confident, ano yan eh. Magandang daming sikreto niyan eh. Tingnan mo si ano, si Isaac Netero. Oh. Kahit ultimo yung mga malalapit sa kanyang mga tauhan niya, mga hunter na kaibigan niya, hindi alam na may anak si Hunter Netero, si Chairman Netero. Anong chapter yung paghinto at anong chapter yung paghinto at anong chapter ang natapos? Nahinto yung chapter sa 418, pero hindi pa sure na huminto talaga. Pero chapter 410, yung 10 chapter yung sure. Ayan, mabibigo na naman tayo, sabi ni Jeremy Oprias. Sana humaba pa ang buhay ni Togashi. Paganda na kasi ng pagande. Mas maganda pa rin talaga original ang magpatuloy. Papatuloy siya kasi may alam ng story. Yes, mas maganda talaga kapag yung mismong creator yung nagtapos at nagpatuloy ng mismong ano niya, manga niya. Maganda rin kasi imagination ni Togashi. Ayun, tsaka ang kinagandahan kay Togashi, talagang mamimix emotion kay, tapos biglang nagkakaroon ng ano, ng sequel sa dulo, masama ganun, mga talagang kaabang-abang. Tapos may magpapaisip talaga si Togashi sa mga bawat ano eh, bawat eksena, bawat karakter. Ayan, nagbibigay siya ng isipin. Ayan, katulad na nga lang yung nanay ni Gon. Matagal-tagal na naman natin aantayin ang pagbabalik ni Togashi. Ayan, para sa akin okay lang din tayo na maghintay kasi ang hirap din talaga gawin ng matanda na kasi si Togashi at ang hirap gawin ng ano eh. Siguro ang hirap gawin ng mga ano niya eh, mga obra niya eh. Kasi hands-on si Yoshihiro Togashi, siya mismo talaga yung nag-drawing ng ano, ng mismong eksena. Talagang parang pinipinish na lang siguro ng ibang tauhan niya. Hindi ko rin alam kung paano gumagana yung paggawa ng manga, pero ayun, kasi parang binabalik-balikan pa eh. Ngayon, natapos na nila yung isang chapter, babalikan pa ni Togashi yun. May parang i-edit-edit niya pa, may iibahin pa siya. Sana may anime sequel ang Dark Continent Lords. Sure naman na magkakaroon tayo ng pagsilip sa Dark Continent kasi yun nga, nabanggit nga sa manga, di ba? Sana humaba pa buhay ni Togashi. Yes, sana humaba pa talaga. Paganda kasi na paganda. Yun talaga. Ayan, tama. Maganda rin kasi imagination. Matagal-tagal na naman. Paulit-ulit tayo. Alam, binabasa ko yung ano niya. Ganda ng backstory ng Spider. Bakit sila nagkaganon? Yes. Mababait pala talaga yung Spider, no? Ina-abduct lang sila o parang na, ano lang sila ng pagkakataon, biktima lang sila ng pagkakataon.
Ayan. Yung Ghost Fighter pa nga lang, kayang-kaya pasan ang pahabaan niya yun. May ano yun, may issue rin yun, yung Ghost Fighter. Yung dating may hawak sa kanya, yan, katuloy ng manga, puniwersa siya na ganito, tapusin, ganito, ganyan. Kaya pumangit yung ending ng Ghost Fighter eh. Pero ngayon, yung Hunter x Hunter, kaya parang ang daming hiatus at hindi siya pinagmamadali. Ang kontrata ni Yoshihiro Togashi ay siya yung masusunod kung kailan niya tatapusin. Kaya ayun, ganun ang naging kontrata niya kasi ayaw niyang mapwersa ngayon sa pagtapos sa ngayong obra niya sa Hunter x Hunter. Kaya nga kung mapapansin niyo, yung Hunter x Hunter talagang ano eh, talagang halos lahat ng idea niya at mga gusto niyang gawin sa Ghost Fighter, ibinuhos niya lahat sa Hunter x Hunter eh. Ayan, sabi ni Mikey Williams, babae po ba si Kurapika o lalaki? Pasagot Lods. Lalaki si Kurapika, talagang ganun lang yung aurahan niya, pero lalaki siya. Kasi kung pupunta ka sa Hunterpedia, ayan, naka-indicate doon, nakalagay doon sa status niya ay lalaki siya. Ayan, tayo din ka-hunter matanda na. Oo nga, matanda na eh. Ako, nasa gitna na ako ng 30 to 50. Ayan, tapos mag-birthday pa tayo ngayong August. Madadagdagan na. Ayan. Hula ko hindi mamamatay si Kurapika kahit may chain sa puso niya unless kung walang gagawin si Isuka. Yung chain sa puso niya ay yun yung sumpa niya sa chain jail, na kapag ginamit niya yung chain jail sa ibang spider ay sa ibang tao bukod sa spider, madeded siya. Kaya ang lakas ng chain jail, hindi makawala ang spider kasi ayun yung parang ni-restrict niya sa sarili niya. Ang paggagamitan niya lang noon ay ang spider. Ayan. Ako magpapatuloy pa sa bad words yun. Ayan. Kagandahan kay Togashi, dalawang anime ang nabahagi niya sa atin. Hindi kagaya kay Oda Sensei, isang anime pero 1K episode na agad. Kung nag isang anime lang si Togashi, baka mahaba na rin. Ang tawag dito? Isa lang yung alam mong anime ni Yoshihiro. Ay, dalawa lang yung alam mong anime at manga ni Yoshihiro Togashi. Pero kung tutusin, marami pa siyang mangang ginawa na mas nauna. And, search mo na lang. Basta marami pa siyang ginawang anime. hindi lang dalawa. Marami pa siyang ginawang manga pala. Hindi lang dalawa. Happy birthday, Hunter. Pagoto ka naman sa lovers. Ano, yung may manok ba o itlog? Sa AJ Antonios na lang. AJ Antonios. Di ba may isa pang anime si Togashi pero collab yun? Oh, tapos alam ko meron pa siyang parang ginawang ano eh. Nagko-collab siya sa mga ang tawag dito. Yung parang horror na ano na video games. Basta gumagawa siya ng mga horror na ano eh, na mga kalaban sa video games eh. Basta ang daming achievement, ang daming ginawa ni Yoshihiro Togashi. Tuloy po ba yung Hunter x Hunter this year? Yes, tuloy yung Hunter x Hunter this year, yung sa manga, September 4, yan, malapit na. Nasasamid ako ah. Wait lang.
Wow, madami na rin pala ka-hunter mga gawa ni Togashi. Isa talaga siyang legend. Legend talaga si Togashi. And marami siyang ano, achievement. And i-search natin. Ayan. Ayan, mga nagawa ni Togashi. Senseha Toshihita. Ayan, mga ano. Hindi lang sa 1986 yun ha. Tapos 1987, Jurano Miduki. Ayan, tapos ang mga kilala ay yung Tende. Marami pa yan ha. Ano, Tonda Birthday yan, parang nabasa ko yata yan. Horror Angel yan. Tapos yung Tende Showaru Cupid 1989 to 1990, Yu Yu Hakusho 1990 to 1994, Level E 1995 to 1997. Bago yung Hunter x Hunter ha, nag Level E muna siya 1995 to 1997. Tapos Hunter x Hunter Present. Ayan, tapos meron siyang 2017 Akuten Wars, published by Grand Jump Premium, story only. Ayan, parang nag-participate siya. Ayan. Pero ang pinaka sumikat sa kanya ay Yu Yu Hakusho at Hunter x Hunter. Yun dami. Wala bang animated na Hunter x Hunter new episode? Wala siya eh, Mac eh. Kasi manga pa lang. Hihilutin ko na nga si Togashi para matuloy na ang Hunter x Hunter. Diyak ha. Kagandaan sa Hunter x Hunter, parang One Piece din. Lahat ng karakter special na dapat nakaabang-abang. Hindi lang sa main character nakapokus. Yes. Kasunod ng Greed Island. Ka-Hunter, matagal pa po ba yung gawa na anime sa mga bago niyang episode? Matagal pa eh, kasi ito, gaya ng lagi kong sinasabi, para makagawa ng isang animation na isang buong ano, animation na parang katulad nito, yung York New City Arc, 'di ba? Yung arc na 'yon sa manga medyo mahaba 'yon. Kailangan matapos ni Yoshihiro Togashi yung isang buong arc bago gawan ng isang buong animation. Ayan, kada arc, tapos Greed Island arc, ayan, tapos nahinto doon. Yung natapos niya na yung Chimera Ant arc, yun, gumawa siya ng gumawa ulit ng animation. Ngayon, kailangan matapos ni Yoshihiro Togashi yung Succession War arc para magkaroon ng animation. Ayan. Pero ngayon ka Hunter, isa na lang pinagpapatuloy niya na anime, Hunter x Hunter na lang. Yes, Hunter x Hunter, Hunter na lang. Yes, dada, live to. Ayan. Live to, kaso pa-end na tayo. Ayan. Sa mga hindi pa nag-share, pa-share na lang din ng live natin na para yung iba makita. Pero ayan, siguro sagot na lang ako ng dalawang question kasi medyo inaantok na ako. Ayan. Dalawang question, tas end live na tayo. Ayan. Salamat, ayan. Salamat ka. Buksan ko na ngayon pa ng init. Ah,
After ng Succession War arc, doon pa lang magsisimula ang Dark Continent arc. Yes, tama ka dyan, Trek Bench Peria. Kaya sa tingin ko, yung Dark Continent arc ay doon naman magpo-focus yun kay Jinprix. Kasi si Jinprix, alam naman natin na Ruins Hunter si Jinprix, at ang destinasyon ng Black Whale ay papunta sa tawag dito sa Brion. Ayan, sa ang tawag dito, nakalimutan ko yung lugar, basta parang sa mga ruins din na konektado kay Jinprix. Ayan. Tapos syempre baka mag-focus din yung kwento kay Bion Netero. Ayan. Mas matunog na kasi ang Dark Continent arc. Ayan. Oo. Pagka nagkaroon ng Dark Continent arc, talagang ewan ko kung may manood pa ng ibang mag-focus pa sila sa ibang anime, manga. May new spoiler na naman, JJK. Anong anime ba yung patok ngayon? Parang gusto kong sumundot ng ng ibang topic na anime, o ang tawag doon yun sa Korea, manhwa ba yun? Parang gusto kong sumundot ng ganun, kasi yun nga, para hindi tayo nakapokus lang sa Hunter x Hunter. Sana man lang umabot at matapos yung DC arc sa tulong ng bagong artist na helper ng Togashi, Yoshiro Togashi, para ma-explain ibang lahi nila Killua at Old Wonder sa DC, or Old Wonder sa DC. Pero yun, yun, malalaman din naman yun . Malalaman din natin yun, dahil hindi naman sasabihin yung mga pangalan nila. Ayan, katulad nila Zig Soldik at yung sila Don Prix, magkakaroon tayo ng kumbaga magkakaroon tayo ng idea kung sino ba sila. Kasi yun, inuunti-unti lang ni Yoshiro Togashi. Kumbaga, yung arc na to na Succession War arc, ito yung arc para sa pagtatapos ng istorya ng Spider at nila Kurapika. Ayan. At sinama pa nga dito yung sila Melody, yung Dark Sonata. Ayan. Baka dito sa arc na to matapos na yung mga ibang katanungan natin. Ayan. Tapos after na itong Succession War arc, magpo-focus na sa Dark Continent arc. One Piece ka, Hunter, talunin mo sa teori si Ener. ayoko ng One Piece . Tinatamad akong i-content yung One Piece . Ayan, siguro nakasagot tayo ng marami, no? Sabi ko dalawa lang. Ayan, ayun, mag-end live na tayo. Naantok na ako, mga ka-hunter. Bukas na lang. Ayan. Salamat sa mga tumambay at pa-share ng live para yun, makapanood din yung iba. Ayan lang, mga ka-hunter. Shout peace, bye!